Hello mga boss, good afternoon. So, meron pala akong ano dito, tail tidy. So, ikakabit natin ngayon dito guys sa Ninja 1000 SX natin. So, itong tail tidy na to guys, nabili ko lang to sa Lazada. So, nasa 900 pesos lang naman to. So, mura lang siya. Hindi katulad ng ibang tail tidy yan na napakamahal. So, para ma-install natin to guys, kailangan muna natin tanggalin itong rear seat, then ito, tapos babaklasin natin ito, itong ano ba to, grab bar, then tatanggalin natin itong fairings na to, then sa loob niyan mayroong mga bolts para matanggalin natin. So umpisa na natin guys. So yun guys, natanggal na natin tong seat ng backride. Then ito naman para sa rider. So kailangan natin ng 6mm na Allen wrench. Ito. Kailangan natin. So tanggalin lang natin itong bumagan natin. Then mamaya itong bolt na yan. Saka yung bolt dito. Ayan, natanggalin natin. So ito muna ang seat. Tanggalin natin. Ayan, lagyan natin dito. So yun guys, ang gamit ko rito, 4mm na Allen wrench. Ayan, so maluwag lang naman siya. So apat yan guys, tanggalin natin ako. Tanggalin natin. So ingatan nyo lang guys ha, meron siyang plastic na washer. So dapat hindi malaglag yan. So yun guys, natanggal na natin yung apat na Allen box. So ito, pilain lang yan. Para ano, palikod. Nako. Parang supply guys. Parang mas maganda talagang unahin itong tanggalin itong grab rail. Kasi gagasigas siya. Yun. So tanggalin na muna natin to guys. So ito lang yung bolt. Yan. And dito. Ayan. So 6mm lang din na Allen bolts yung gagamitin. So yun guys, natanggal natin to. So ayan, lumabagan na yan. Pero dapat hawak mo itong grab rail pagkatatanggalin mo yung Allen bolt yan. Kasi possible naman naglag pang itong grab rail. Grab bar pala. So yun guys, natanggal na natin yung grab bar. So pwede na natin tanggalin ito. Yan. Dali lang siya tanggalin. May sinasabitan lang dito. Tanggal na. Tanggal na siya guys. So lapag muna natin siya dito. Pwede magasigas. So next natin guys, tatanggalin natin ito. Ang apat na bolts. Apat na Allen bolts. So yun guys, ang gagamitin na Allen wrench dito ay 5mm. So, kaya naman si Boss Jomer, dinalhan niya tayo ng electric fan guys dahil mainit. O Jomer, shout out! Sino mapatayin mo Jomer? Shout out sa misis ko sa bro, sa Kuwait, YouTube Paman. Ayos ha. Kabarilya. Ano sasabihin mo? Hindi mo sasabihin kay Larnio? I miss you. Oh, miss na miss ka na daw niya o. Oh. Yeah, so yun. Baklasin na natin ito, gamit itong 5mm na Allen wrench. So yun guys, natanggal na natin yung apat na Allen bolts. So pwede na natin ibaba itong fender. Pwede na natin siyang ibaba. So yun guys, yan, nakababa na itong fender. So ganyan lang siya. Ang gagawin na natin ngayon guys, tatanggalin lang natin itong plug nitong signal light sa kanang plug ng signal light sa kanang plate light. Yun. So ito yun guys. Yan yung mga wires niya, tatanggalin lang natin yan. So ito yung connector niya. Yan guys. So tanggalin na muna natin yan.
So yun guys, tanggal na tong ano, ito yung plate light, ito yung turn lights, itong dalawa to. So, may tatanggalin pa tayo dito, itong screw na yan, yung dalawang screw na yan guys, kung nakikita nyo. Yan. So tatanggalin natin yan, yan pwede na siyang hugutin itong fender natin. So yun guys, tanggalan natin yung dalawang screw na yan, so pwede nang hugutin itong fender natin. So, yun. Nangugot na siya guys. Yan o. Tanggal na yung fender. So, ingatan lang tong wire. Para di masira. Yun. So, ito din. Tanggalin muna natin sa dito. Para may, parang meron siyang rubber band. So, tanggalin na natin to. Ang fender na yan. Okay. So yan na. Tanggal na yung fender natin. Spring fender. Then para matanggal mo tong ano guys, tong turn signal niya, kailangan mo buksan to. So yan yung screws niya. Meron siyang tatlong screw. Tatanggalin natin yan para matanggal natin itong turn signal. So yun guys, kailangan din pang tanggalin itong dalawang bolts na to. I think this is 10mm bolts. Excuse me. So yun, yung dalawang bolts na yan, saka yung tatlong screw dito. Yan. 1, 2, 3. Yan lang, ito na yan. So, tanggalin na muna natin yung mga yan guys. So yun guys, tanggal na yung ano, tanggal na yung mga bolts and screws and yung tatlong screw. So pwede na natin ibuka ito. Ano, may lock lang dyan. Doon sa taas. So ayan, buka na muna natin guys. So yun guys, nabuka ko na siya. Ayan. Pero kailangan to palang tanggalin to. Para total na, totally na mag-iwalay to ka. Itong fender. So ayan, yung reflector na yan guys, tatanggalin natin gamit ang 8mm na na wrench. So yun guys, napag-iwalay na natin itong mga fender. So yan, para matanggal tong turn signal light, kailangan lang tanggalin yung bolts na yan, ay yung screw na yan. So after natin ilipat to, at after natin tanggalin to guys, ilipat na natin siya sa ating cable tie. So yan yung isa. So yun guys, nalipat na natin tong isang turn signal. So yung isa na lang guys, yan. Yan na lang ang ililipat natin. Then after nito inipat, kakabit na natin siya doon. So yun guys, nalipat na natin yung turn signal lights dito sa ating pink ID. So nilalagay na natin siya ngayon diyan. Babalik na natin. Pero mayroon pang problema dito guys. Itong ilaw ng ano, ng plate number. Sparis, say hello. Hello, this is me. What's your name? Paris. Paris, okay. Okay. Okay, tumami na. So ito yung problema ko ngayon. Paano ko ba papailawin yung turn signal light ko? Dahil wala siyang plug. So tingnan natin kung paano natin i-coconnect dito. Pero parang mahirap. Baka sa susunod gawin ko na lang siya ng paraan. Importante, may kabit ko muna ito. Okay, tayo natin. So yun guys, naikabit na natin itong fail tidy natin. So yan siya ngayon. Kitang-kita na yung gulong ng big bike natin. So problema lang dito guys, sigurado tatalsik yan. So babalik na lang natin yung ano nyo guys, yung kaha. So unahin natin itong plastic nito, itong fairing nya. Then yung grab bar. Then yung seat dito. Then yung kuwan dito. So
kung paano natin siya binaklas, ganun din yung gagawin natin kung paano siya ibalik. So mamaya, papakita ko na siya pagka naikabit ko na lahat. So ito lang talaga problema ko, guys. Ito. Hindi ko talaga alam kung paano ko siya i-connect niya. So baka hindi ko muna mapagana yung ano niya. Yung plate number light. So yun, kabit na natin, guys. So yun, guys, tapos na nating install ang ating tail tidy. So ilalagay ko na lang dito mamaya yung ano, yung plate number natin. So ayan siya, guys. So kitang-kita ng gulong ng ating Ninja 1000. So napagana ko na rin, guys, tong ano, tong plate number light. Gumagana na siya, nagawan ko ng paraan. So ito rin gumagana na. Testingin natin, guys. Yung so yan na. Liwanag nung ano, maliwanag yung plate number light niya. So goods naman siya, guys, kahit galing lang ng Lazada. So sulit naman yung presyo na ano, na 900 plus natin. So hanggang dito na lang, guys. I hope nagustuhan niyo itong vlog ko for today kung paano mag-install ng tail tidy sa Kawasaki Ninja 1000SX. So sa mga bago nating viewers dyan, sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, RKRJ Adventures, and mag-follow kayo sa aking Facebook page, RKRJ Adventures. So hanggang dito na lang, guys. Thank you. Peace.